magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli si Madam Roots. Welcome po, Gem Anna Vlog. So, pag nag-i-intro po ako dati, ang sinasabi ko po, YouTube channel by Jeben Ace, pinalitan na po namin ng Gem Anna para po mas madaling tandaan at mas madali po para sa akin nabanggitin, Gem Anna Vlog instead po ng Jeben Ace. Parang hirap niyang banggitin ba? So, welcome po, Gem Anna Vlog po. Hindi na po yung bago naming channel, Gem Anna Vlog. Diba, Big Channel? Gem Anna Vlogs, dinagyan ko ng S, diba? Dinagyan mo na? Gem Anna Vlogs, may S. Kasi maraming vlogs. Kasi maraming vlogs. So, hindi po siya Gem Anna Vlog. Gem Anna Vlogs, may S. Parang pareho lang din naman. Ayan. Sa likod nito, kung ilalagay yung ano, Bi, okay lang? Ang alin? Yung mabango. Para ano, ba't yung sasabit? Sa damitan? Para hindi, parang ano, pag ginagamit, mabango. Ikaw bahala. Buhok ko mukhang ano, so whatever, ano man, kasi magluluto lang ako. So ngayon, nalutuin ko po ay munggo, ginisang munggo kasi nag-uulan po dito last week pa. So naisipan kong magluto kasi nung isang araw, nagluto ako ng buto-butong sinigang. Hindi ko na po na-vlog kasi meron akong upload na video na sinigang na buto-buto. Baka naman mauta kayo, no? Sa 24 viewers ko po, ang iluluto po ay eto. So, to pinakulaan ko na po to. Bago ko po to pakulaan, ibinabad ko muna siya ng 6 hours na nakababad sa tubig. Para pag nilaga po natin siya, hindi po siya ganun katagal na iluluto. Kasi malambot na. So, yan. So, nilaga ko siya mamaya. Pag mag-isa tayo ng ano, saglit na lang siya, no? So, ngayon nagagat na ako ng mga ilalaho ko dito sa aking tawag dito sa aking gigisang munggo. So eto pala yung nagagayat ko, ang palaya, lalagyan ko din siya ng talong, onion string, luya, syempre maraming sibuyas, pulang sibuyas, lalagyan natin siya ng sili para maanghang ng konti. Tapos lalagyan ko din siya ng konting sitaw at spinach, yung dahon na ilalagay ko para mas masustansya yung ating munggo. Tapos, ang ilalok natin, kaunting baboy, yan, na may taba-taba, yan. So, konti lang, kasi parang pinaka-ano lang siya, no? So, pwede na to konti. Importante, meron tayong mainit na sabaw, masustansya yung munggo. Tapos, meron pa siyang ampalaya, masustansya din, swak na swak, yan. Tapos, kung meron kayong piritong isda, tamang-tama. Pwede kayong manghingi sa akin. Madami akong iluluto ngayon. So, simula na po natin. So, hindi pa po ako tapos mag-guide yung mga ingredients ko. Lalagyan ko po ng kaunting sitaw. So, huwag po kalimutan. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, Gem Anna Vlog po. Gemma and Anna. The lesbian couple. Lesbian couple. Okay, so konting sitaw lang ilalagay ko para kasi magpapakbit ako. So, subaybayan nyo po. Next week, magluluto po ako na. Kasi ito, mga 3 days namin itong ulam. Kaya, madalang ako mag-upload ng luto ko kasi. Pag nagluluto ako, maramihan na one time. Tapos, one week namin na inuulam. Init-init lang. So, ngayon itong munggo, marami ulit akong iluluto. Mga isang kaldero siguro yan. So, mga 3 weeks yan. Tapos, bala kong magluto ng... may isda pa naman kaming natira. Nagpangat ako ng isang araw ng tulingan. 2 peraso na tulingan. Inadobo ko siya. So, matagal ang buhay nun. Hanggang ngayon na andyan pa siya. Bala kong magto ng... espadang isda. Yun yung tamang-tama dito, katambal niya dito sa munggo. Pero kahit naman tuyo, pwede mas masarap ang tuyo. Tapos ito, ilalagay natin spinach. Binili ko to nung isang araw pa, mabubulok na ako. Kaya gamihan natin yung lagay dito sa munggo. Hindi sa mga na pa? Oo, di ko lang yan. So, di ko lang ito na yung sinasama. Ipang muna mo. Malinis yan, no? Malinis. Tapos, ito yung okra, pasira na siya, isinama ko na din. Nagdasan ko lang maigi, kasi sayang.
tinanggal ko lang yung mga pangit, yung maayos pa. Ay, ano, ang mahal kaya ng okra dito. Hindi ka naman pwedeng bumili ng, ano, tawag dito ng unti-unti lang. Merong mga tingi-tingi ka lang na mabibili na hindi na siya nakapack doon pa sa Walmart. Eh, nabili ko to sa Hong Kong grocery store. So, isang pakete siya, yung iba bulok-bulok lang. Lahat, so, isinama ko na. Yes? Puti lahat pa? No, no, not this one. Don't put this one on the bicolor. To, bicolor yan. Bicolor puti. Puti? Bicolor to? Yes. Kasi na, ma-fiber yan eh. Hindi, din yan. So, tingin mo. Hindi ko mo. Pwede mo na isama yan. Hindi ko lang rin naman yung tumata? Oo. Yan. Hindi, puti. Yung pajama. Sama mo na din dyan. Ma'am, ano pa yung dikolo ngayon? Wala na? Panty. Medyas. Wala mo yung medyas. Eto. Namilis pa? Oo. Tika konti. Yan, tika konti na to. Madami na niya pag pinagsama-sama. Simulan na po natin mag-isa kasi mamaya ko na tawag dito isa-isahin yung spinach kasi yung iba medyo mabulok-bulok na. So mag-isa na tayo ng ating pang-isa sa munggo. Simulan na po natin. So, ayan. Kawang po na. Hmm? Kawang po na. Di ba sasama pa natin? Kawang mo lang. Di pa pala nakasaksak yun. Sinaksak mo na. Ano ba yung sinaksak mo? Ito po yung aking pinakuluan na ano, oh. Yan, oh. Pero hindi siya lutong-luto kasi ma-overcook naman kasi iluluto pa natin siya. So, gamitan ko siya ng use ko na oil kasi sayang naman. Pag malinis pa yan. Kasi ako palatakon kung sa tingin ko magagamit pa. Pagkat pinapakon. Pin
nakita mo na yung spinach mo rin. Ha? Doon. Magano ka na ng bawang? Magbalat ka na? So, ingredients po natin ulit. Lalagyan na para siya. Ayan. Sorry. Ayan. So, ayan. Kilo na ang ano. Po natin itong mga gulay para siyang pangpakbit, no? So, ayan. Maraming onion talaga ako pag nagluluto. Tika-kaunti lang yung gulay. Pag pinagsama-sama yan, marami na. Marami akong nilagay na ampalaya kasi madami akong nabiling ampalaya. Tignan ko siya ng onion string, pampalasa din. Talong, masarap. So, una, igisa muna natin itong ating baboy. Thank you.
hindi na ako yung una. Awa na siya eh. Ay, ang iwa na. I know you. Basta ko yung ito. Kasi... onion para igigisa na natin yung baboy. Baboy. Para may lasa. Para mabango. Di ba ang bango na? Igigisa-gisa. Pagka tinimoy, ganyan na siya, nabilag na ng ano, pwede na ilagay ng ating mga lahok. Pwede natin ito sa kabawang sibuyas para magkaroon ng lalaki yung baboy. Lagay yung baboy, pagkalinis ko, nilagyan ko na siya ng salt and pepper, konting sugar, para manood na yung lasa doon sa baboy. Baboy. Pinapagpigan yung aking phone. Okay lang, basta hindi yung camera. Right? Ayan. And then, mga 3 minutes lang, ipupo natin yung baboy. And then, lakas na nalagyan na natin ng... Oh, baboy din. Bakit? Sabi naman yung may ingredients ko. Sabay-sabay na. Magandang yung kabilis, hindi ba? So, para magsabay-sabay na yung puso niya, ng gulay dito sa munggo, kasi yung munggo hindi pa siya masyadong niluto ng gusto. So while ang munggo ay nalambot na, nalambot na rin yung gulay. So ilagay na rin natin ang ating munggo ang ilaga ng hap. Yan, ang dami oh. Dapat pala malaki ang ating. Sorry, hindi nyo nakita. Sorry. Lagdagan na lang natin siya ng sabaw. Hot water. Lang. Tapos laksan lang yung kapoy. Haluin.
nakasabay yung lambot ng munggo at saka ng gulay. Kasi hindi ko siya niluto ng gusto. Para perfect ang pagkakaluto niya, sabay na sabay. So yan, daming gulay. So depende kung kompleto kayo ng gulay sa bahay. Pwede yun siya isaksak lahat dyan kasi mas masarap maraming gulay. So, diba? Daming munggo. Yan. Then pakulaan natin siya ng 5 minuto. Takpan muna. Saka natin siya mamaya nakukuhan. Kaya ilagyan ang mga kung ano-ano pampalasa. Dito natulog kahit apaw lagpas. Natin yung mabubulok na ng gusto. Oo, may iba lang tanong. Yung itsura, yung iba sariwa, isa lang totoy na. Pero pwede pa naman yan, sayang. So, we need to separate the lagoon and the kasi nasa rib siya, masyado siya na pamilian mo nga to, yung pangit at ano? Ha? Pamilian mo nga to. Ha? Pangit tsaka pangit? Pangit at pangit. Ha? Why you are sitting there? Because it's, transfer sa isang malaking plastic. Yung may takitang pa yung ano. Yung bagong bili niyang sinukat niya na kaya may takitang. Whatever it is, what it is. Sayang kasi yung ano, ang dami, yung nabili kong ampalaya sa isang balot ay 3. So, ayan, So, pwede mo pa itong ibisa sa itlog the next time, no? Kasi hindi ka pwedeng bumili dito ng isa lang. Merong mga Asian store na pwede kang bumili ng isa. Kanina galing kami doon sa Walmart, so walang ganitong tingi-tingi, so isang balot, long naman.
ikaw, oh, bumili kami ng isang araw, halagang $11, ilang gamit ko namin natira pa rin kasi hinati-hati ko siya. So, eto. Bibi, gamit may bunok na? Yung mga palanta na ilalagay natin dito kaya madaliin mo, ha? Wala na to. Lagayan ng bulok at ano? May baliktad. Bulok sa diwa. Ikaw, yung mga ganito, ha? Yun ang iluluto ko munang una. Yun. Yung mga palanta na unahin natin iluto kasi... Alam, hirap nito. Kaya mo yan. Eh, nakaupo ka nga lang dyan para habang ano, magpipili ka. Mas unahin lutuin yung ano, yung lanta na. Walang masama kung lanta na iluto pa din kasi... malalantahin din naman yan pag niluto. So, juicy ka pa ba? Di ba nga? Maganda ko pala eh. Okay na. Sensa na kayo. So, Jamaana Vlog na po yung pangalan ng aming ano. So, kada mag-intro po ako sa aking mga videos, Jamaana Vlog, para po mas madaling matandaan. Para po yung 24 viewers ko po, hindi po masyadong malito. Jamaana Vlog, not YouTube channel by JVN SA. It's so hard to remember. So, Gemma, kasi po, Gemma and Anna. Diba? Madali siyang matandaan. Sana po sa 24 viewers ko, i-share niyo po yung mga videos ko para po maging 30. Thank you po. 30 po ang aking viewers. Thank you. Pasalamat na rin po ako sa aking 24 viewers. At least, legit at organic ang aking 24 viewers. Huh? At ang the rest, natutulog. The rest, tulog. Dami nila kaya. Hindi naman ano. Hindi naman nag-views. Sariwang-sariwa pa yung iba. Oh. Kasi na ano lang siya sa ref. Kaya ano yan. So, lahat ng makukuha mong bulok, iyan, ay bulok. Hindi naman siya bulok, lanta lang. Ilalagay natin dito sa, ano, sa munggo. Dito, malinis ba yan? Akin na yung gusto magkalayo. Oo, uugasan ko pa naman. Uugasan ko pa. Dito, lagi uugasan ko yung malinis. Uugasan ko nga siya. Ito nga, uugasan ko eh. Oo, huwag ko nang piliyan yan. Ito lang pipiliyan ko. Ayaw ko kasi meron pang mga sariwa dito eh. Na hindi ko ano. Dito may lagay o. Oh. O, oh, wala na to. Dito mo, panluto. Ako na uhaw. Kaya I need to drink some water. Or juice. So, ang kaya kami lumabas kanina, sadya talaga namin ay itong Metamucil. I don't know if I pronounce it correct, but my physician told me it's a Metamucil. So, whatever it is, ito yung pang-hemorrhoids. So, mga may... Hindi naman siya totally hemorrhoids na yung may buwa, no? Buwa yun sa atin sa Tagalog, di ba? Parang pag sinabing may buwa ka, parang ang ano, nakadire. Pero hindi. Normal lang naman lahat tayo may hemorrhoids. Yung iba lang hindi pa agad tumalaki. Parang ganun. So, kung nagko-constipate ka at hirap kang tumain, I suggest na... Pero hindi ko pa siya natatry. Pero ang sabi, ito daw ang mabisa. Halo mo sa any liquid na inumin mo. 1 teaspoon twice a day or once a day. So, depende. So, unang gamit ko, tatry natin. Okay? So, ito. Tapos, pagkabili namin ito, kaya nakapag-grocery tuloy kami ng madami. Kaya talaga, pag lumabas ka, hindi mo talaga masigurado na yun lang talaga ang bibiliin mo. Ganyan. Ito yung pinakamura na nakita ko doon sa aisle, kaya ito yung kinuha ko. Metamucil. Mayingay yung ano, washing machine, nakakasora. Dapat pinay kumuhuna, mawawala ka ng boses sa kakasalita.
asin, and then paminta. And then optional po ang ating po pampalasa. So ayan, tahimik na. So kanina nilagyan ko po siya ng asin, paminta, kasi medyo matabang pa po, and then konting pampalasa. Konti, kasi yung kanina wala masyado naman, yan konti. Kalhati lang nito, no? For 1/4. Week namin itong maubos. Yan. Sarap! Masarap din to kung meron kayong ano, hipon. So, baboy ang meron ako dito. So, baboy ang nilagay ko. Kasi maraming gulay, masarap. Kuman natin yung alat ko, okay na. Ayoko masyadong ano, maalat kasi yung jowa ko ay ayaw niya ng maalat. So ilagay na natin din ang talong at ang sili. Pwede din natin siyang lagyan ng cilantro kung gusto niyo maraming kung meron kayong cilantro sa bahay, mas malasa din. So ilagay na natin ating sariwang talong. Ayan, hindi na makita. So talong at sili. Lagyan na natin para sabay na sa paglambot. Ay nang, ang baba kasi masyado eh. Ayan. It's hard. Ayan. Ayan. Sensya na, mamaugang aking camera. We're not rich. So that's why I can afford to buy this stand. Mahal. So ayan, so nilagay ko na yung talong. So ang gulay na nilagay ko dito sa munggo, sitaw, okra, talong, ampalaya. Tapos nilagay ko siya ng sili para umahong ng konti. Asin, pamintang nilagay natin, pampalasa, at konting magic sarap. Konting asukal, pampalasa din. So habang ginigisa natin kanina yung ating kaunting baboy, ay minarinate ko na siya sa asin, paminta at kaunting asukal para manuot yung lasa doon sa baboy. Okay? Yan. Okay na yung alat niya. Okay na yan. Gusto mo ba may cilantro? Mas masarap. Tapos takpan natin ulit. Ibigay ko ng maghanap. So ayan, after ng ilang minuto, ayan, lutong-luto na siya, no? Pero yung gulay, kailangan pa nating lutuin ng kailangan malambot, hindi po siya manguya. And then later on, ilalagay na lang natin ang spinach. Para mas masarap, mas sustain siya ang spinach. Kung meron kayong talbos ng kamote, kangkong, pechay, mustard, alokbate, talilong, saluyot, whatever green na leaves, pwede nyo namang siyang ilagay. Ano ng ampalaya. Ganda ng ampalaya, B, yung nagbi-business ng size yung nakaka-ani ng ampalaya. Double ang ano niya, kita niya. Kasi yung ampalaya, yung bunga, tsaka yung dahon na bebenta. Yung naka 650, walang may tatapon. Tapos yung kanyang bunga, sanga-sanga hanggat ano pa, nagdadahon pa ulit siya. So, napaka-useful ng ampalaya. Sa mga nagpa-farm dyan ng ampalaya, mga medyonaryo na yung mga yun kasi laki ng kita nila sa ano kung nagbibenta sila, lalo na kung meron silang ano sinusupplyan, sumpi na nila, no?
Basta yung apoy nasa medium lang, binaba ko siya sa medium ano heat kasi para hindi siya maiga agad. Hmm? Ang sarap. Okay na yan. Pansin nyo, hindi ko nilagay ng kamatis. Ayokong maglagay ng kamatis para matagal yung buhay ng ulam. Diba sabi ko nga sa inyo, mga ilang araw namin tong ulam. Init-init lang. So pag wala na ulit kaming ulam, luluto ulit ako ng bago. So yun. Nating takpan kasi nabulwak. Ayan natin siyang naka-open. Basta nasa medium lang ang heat niya para hindi siya masyadong bumulwak. Okay. So, magpunas-punas lang ng paligid. Viewers ko, luto na po ang ating munggo. Namibigay po ako ng munggo. Magdala lang po kayo ng tasa. Luto na po. Okay na itong alat ni. Para sa iyo. Tingin mo. So, yan. Nilagay ko na rin yung tawag dito, yung onion string. And then, ilagay na natin ang ating spinach. Ang dami niya, oh. Kasi ang dami pong spinach, eh. Na-stock dito sa bahay. So, sinama ko yung lantang-lantan, na kasi sayang naman. So, abaw na abaw ang aking munggo. Napakadaming munggo. Kasi yung asawa ko, isang balot. Ituin na daw lahat. Hindi niya alam madami ang isang balo. Pagsigan sa akin. So, inugasan ko ng gusto yan. Pero okay lang yan kasi para mautasa sa mundo. Kasama ko yung mga lanta. Spinach. Ang subo luto na. Bagay luto na to kasi yung spinach naman, nakakain naman siya ng ilaw. So, pag nalagay, okay na. Luto na siya. Sarap nito sa tuyo. Sa tuyo at sa galitong isda, galunggong, whatever fried. Meron kayo sa bahay.
ko siya nilagyan masyado ng so kasi matabang lang ko kanina. Ayan, dito na po ang ating munggol. Thanks po for watching. See you po sa aking next vlog. Gemma na vlog po. Gemma and Anna. Thanks for watching. Bye-bye.